the most beautiful mosque in the Philippines. Tama po ang inyong narinig, mga kapatid. Ating tutuklasin ang anim na pinakamagagandang masjid ngayon, 2020 sa Pilipinas. Ang unang masjid na nasa lista natin ay ang Golden Mosque na matatagpuan sa Quiapo, Manila. Ito ay tinawag na Golden Mosque dahil ang kanyang kubo ay gold ang kulay nito. Ito ang pinakamalaking masjid sa Metro Manila. Ito ay pinagawa ni Noy First Lady Imelda Marcos noong 1976 upang ipakita sa dating pinuno ng Libya na si Muammar Gaddafi at sa mga miyembro ng Organization of Islamic Conference na pinangangalaga ng rehimeng Marcos ang kalagayan ng mga Muslim sa Pilipinas, lalo na sa Mindanao. Pagpasok na pagpasok mo pa lang sa loob ng masjid ay mararamdaman mo na ang pakiramdam na nasa loob ka ng sagradong lugar. Makikita mo gaano ito kalawak at ang mga pambihirang style nito. Napapalibutan ang masjid na ito ng mga tindahan at bahay ng mga Muslim na naninirahan sa Metro Manila. May kasabihan na pag gusto mong makakain ng lutong Muslim at makakita ng kaibigan o kamag-anak ng Muslim ay sa Quiapo ka lang pupunta. Ang ikalawang mosque ay sa Metro Manila pa rin matatagpuan. Hulaan mo kaya. Ito ay matatagpuan sa Maharlika Village, Taguig City. Alam niyo ba na isa sa landmark ng Taguig ay ang Blue Mosque? Ito ay idinisenyo ng isang kilalang architect na si Angel Nakpil. Ang Blue Mosque ay kilala bilang isang religious center ng mga Muslim sa Maharlika. Kilala rin ito bilang nagmimitingan ng mga NGO na lokal at foreign na mga Muslim. Ito ay may conference room, tatlong classroom para sa madrasa, isang library, may clinic din at opisina para sa secretariat at imam. Ba, talaga namang nakakamangha ang masjid na ito. Biruin mo, may clinic pa. O ano, believe ka na ba? Ikatlo ay ang Grand Masjid sa Sulu-Sulu o mas kilala sa tawag ng Masjid Tulay. Ito ay may kakayahan magpapasok ng humigit 5,000 katao at dahil doon ay ito na ang pinakamalaking masjid sa Sulu na maituturin. Ito po ay pinatayo noong 1884, mga kapatid, subalit ang orihinal na mosque ay nasira noong 1974 makalipas ang halos 100 taon na pananatili nito sa mundo. Ito ay nasira noong kasagsagan ng digmaan sa Sulu sa pagitan ng MNLF at ang puwersa ng Pilipinas. Sa kabutiang palad ay noong 2001 ay muling ipinatayo ito gamit ang 2 million na US dollar na donasyon mula kay Sheikh Zayed Al Nahyan Foundation sa United Arab Emirates. Bacolod Grand Mosque ay ipinatayo noong 1959. Ito ay matatagpuan sa Bacolod, Calawin, Lanao del Sur. Sa pinakasikat na masjid sa buong Lanao del Sur ang masjid na ito, hindi lamang sa taglay nitong ganda. Ito ay sa kadahilan ng malapit lang siya sa kalsada at lahat ng dumadaan rito sa tuwing oras ng pagsamba ay maaaring pumigil at magsamba rito. Ano, mukhang bilip ka dyan at hindi mo maalis-alis yung mga mata sa pink na masjid na ito. Ang masjid di maupumpo ay matatagpuan sa Dato Saudi ang Patuan Maguindana. Ito ay ipinatayo at kinulayan ng pink ng dating mayor ng naturang bayan na si Mayor Samsudin di maupumpo upang i-represent ang kapayapaan at pagmamahal sa bayan ng mga tao. Nais niyang magpakita ng ibang imahe para sa Maguindana. May mga Kristiyan din na tumulong noong kasagsagan na ginagawa ang masjid na ito. Ito daw ay sumisimbolo ng pagkakaisa ng mga Muslim at Kristiyan.
Ba mga kapatid, ito na ang pang-anim natin. Sultan Hassan al-Bolkiah Masjid o mas kilala bilang Grand Mosque, ito ay matatagpuan sa Cotabato City. Natapos ito noong 2011. Ang pamahalaan ng Brunei ang nagpatayo nito at humigit $14 million ang nagastos rito. Ito ang kasalukuyang pinakamalaking masjid sa bansa. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating video. Mangyaring pakikalat ang video upang sa ganun ay mapanood rin ng iba. Sa tingin nyo, alin ang pinakamagandang masjid para sa inyo?